katabilang niya, diba? Doon ka maa-amaze sa kapangyarihan po ng ating Panginoon. Praise God. Sino pa po mga kapatid yung... Ayan. Good morning sa ating lahat. Good morning. Testimony for... I don't know how to say it, but I've almost 1 month na nawala sa Lord. Hindi pa naman wala. Hindi ka nawala. Hindi nawala ko sa Lord. Parang nag-recall. Nag-rest. Siguro testing sa gusto niya akong humugin at maging, di ba ang gold, ang ito nga, ang quintas o sing-sing o hikaw, hindi siya magiging hikaw po, hindi siya re-reply muna sa apoy. Pakihawa ka, kunin ko yung stand. So that time, yung devotion every night ko talaga, at saka yung prayer ko every morning, parang hindi na ganun yung routine ko. But then, yung sa kaarawan ko, hindi ko, alam mo yung pagkabigay ni Amo ng pera sa akin, gusto kong umiyak, talaga nang umiyak. Sabi ko, yung pagbigay ni Amo sa akin ng pera, yung... Alive ka. Yung pagbigay talaga ni Amo sa akin ng pera, alam ba pumasok sa isip ko? Wow. Tapat ka ngang tunay. Kahit nagkulang ako sa'yo, medyo wala akong panahon sa'yo, ang dami kong shortcoming, and iniquities sa pagkukulang ko sa'yo, pero tapat ka. I'm not expecting na magbibigay si Amo ng... Actually, yung sahag ko 5,000, binigay sa akin that time is 6,000. Ang 5,000 sa pamilya ko, ang 500 sa akin. Yung ba yung pauwi ako sa bahay, umiyak ako, Lord, grabe ka. Ang dami kong pagkukulang sa'yo, ang dami kong hindi ko nagawa yung mga bagay na ginagawa ko kasi every night talaga nag-worship ako, nag-devotion ako, nagbabasa ako ng Biblia. Pero, grabe ka, Lord, no? Sa kabila ng lahat ng pagkukulang ko, andyan ka tapat sa akin. At hindi lang yun. That day, kasi birthday ko kinabukasan, yung tuhod ko na matanggal ko na iniinda, sabi ko parang, grabe, hindi ko ma-explain yung naiyak ako, hindi dahil sad ako. Iyak yun ng kagalakan na sa kabila ng aking pagkukulang, andyan siya at tapat. Kaya yung kinanta ko sa kanya, dakilang katapatan, sa kabila ng aking pagkukulang, andyan ka pa rin at tapat sa iyong minamahal. Amen. Yung nga, minsan tayo, as a follower of the Lord, akala natin yun na yung katatagan natin na nalampasan na natin yung pagsubok sa emosyon, yung sa pamilya natin. And that day then, Saturday before my birthday, yung anak ko na babae, yun lang nag-greet siya na parang sa bibig lang, parang sa ilong lang, parang ano, nasaktan ako. Sabi ko, Lord, kung ito man yung witnesses ko na masaktan ako sa anak ko, okay lang. Naintindihan ko naman kasi pag may pagkukulang ako sa iyo at naintindihan ko na bakit ito yung nararamdaman ko. Kasi hindi ko na talaga naramdaman yan noon eh. Yung talagang soaking ako kay Lord. Kahit sagasaan pa ako ng problema, hindi eh. Hindi ako sa kanya ako humugot talaga ng lakas. Marami akong pwedeng emotion yung tinitira sa akin. Pero sabi ko, Lord, ikaw ang nakakaalam at ako ang may alam at ako ang may relasyon sa iyo. Kaya ako ang nakakaalam. Kakanta lang ako niyan. Mawawala na lahat. Magiging joyful na rin ako, nililift up niya ako, binibigyan niya ako ng strength at saka ng calmness. Pag galit ako, sabi ko, Lord, make me calm. Kaagad-agad binibigay niya. Amen. But then, kahit medyo nalihis ako, pero hindi ako nalihis na nagbo-boyfriend, nag-ano dyan, hindi. Hindi ako nag-Facebook, hindi ako nag-Messenger. Sa YouTube lang talaga ako. Nag-rest ka lang kay Lord. Oo, pero hindi ako gumawa ng bagay na alam kong hindi niya ikagugusto. Mm. Yun lang yung routine ko every night. Transition. Pero andun pa rin yung kahit matulog na ako na sa ano, pero hindi ko talaga makalimutan. Yun lang yung ano ko na, Lord, thank you for this day. Sa binigay mong buhay. Thank you. Habang natulog ako, pero yung devotion na nagbabasa, wala na yun. Pero hindi ako higa na hindi magpapasalamat sa binigay niyang buhay sa araw na ito. But then, yun nga sabi ko kagabi, sa pagkukulang ko, sabi ko kagabi sa kanya, Lord, sabi ko sa kanya, alam mo, I'm almost 1 month na, marami akong pagkukulang sa iyo. Patawarin.
hindi naman ito ang kalooban mo para sa akin. At saka yung pangako ko sa iyo na gagamitin mo ako to preach your gospel. Nakipag-usap ako sa kanya. And then that day, nagnanalangin ako. May, yun nga yung unang binigay niya sa akin na verse, Matthew 4, chapter 4, tsaka James chapter 1, Psalms chapter 25, at tsaka Corinthians. And doon lahat sa nangyari sa akin in that almost 1 month. Yung temptation, yung pagpapasalamat, yung victorious. Yun pala na huwag kang bibitiw. Kasi akala mo, pinabayaan ka na ng Lord, pero hindi ka niya pinababayaan. Hinahayaan lang niya mangyari sa iyo. Kasi may plano siya na mas akala mo na yun, pero hindi. Assistant ka lang noon. Pero sa plano niya, magiging manager ka na, umay-ari ka na ng building. Yun lamang po at lahat ng pagpupuri at pagpapasalamat sa ating Diyos na buhay. Amen.